na raw nag-aaway-away ang mga magkakapitbahay sa Norzagaray sa Bulacan. Dahil gabi-gabi, merong nambabato sa kanila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila matukoy. Ang pahimik na gabi sa barangay poblasyon sa Norzagaray, Bulacan, madalas daw nababasag. Dahil sa kanilang mga bubong, may bigla-bigla na lang daw kumakalampag. Mga bato na sunod-sunod na naglalanding sa kanilang mga yero. Kung hindi piraso ng adobe, mga durog na hollow blocks. Araw-araw yun, nagbabalibag na yun eh. Grabe yung bato na yun. Sakit po sa tenga, natatakot, hindi kami nakakatulog. Ang nambabato, pinupuntirya lang ang limang magkakatabing bahay sa tabing ilog. Kasama na ang kinakaren. Hindi niya tunay na pangalan. Ayan po yung mga yupi-yupi. Sa taas po kasi iba yun. Nagkagulo lahat dito. Nakatira sa compound na ito, nagkaaway-away na. May time po na kami po yung napagbintangan. Kalimitan daw nangyayari ang pambabato mula alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Hanggang nito lang Lunes. Pinuntirya ulit sila. Sino din? Takot ako. Takot ako. Patay na ito. Patayin tayo. Kapre! Kapre, labat ka yan. Mga aso naman umi. Nabindyo ba kayo? Binjo kayo ba? Naisipan rin po namin binjoan. Kasi ilang beses na rin po namin experience yun na binato nga po kami. Kung elemento po, bakit po eh gabi-gabi namamato? Gabi po. Dala ko yung flashlight. Yun, dun ko po na kitang ganun. Parang nakataligod siyang red or orange po yung t-shirt. Sigurado naman po ako na tao po yun, hindi po elemento po. At may kutob daw ang kapitbahay nilang si Liza kung sino ito. Ang lalaking minsan na raw niya nakaalitan. Ang hinala ko talaga, walang iba kundi ang gumawa ng mga bote ko. Diyan lang po sa itaas, may tindahan. Nung silipin ko na nakita ko, wala na ako, kumukunti ng mga bote ko. Tapos may basag na. Sinuka ko ang nagbasag ng mga bote ko. Sabi ng mga bata, meron po nagbasag ng bote. Doon na raw nagsimula ang batuhan. Pagod na pagod ka, matutulog ka na lang, bigla ka na lang magulat. Tapos akala ko titigil na, naulit na naman. Siguro po yung bato po niya, hindi na po umaabot dun sa kanila, nadadamay na rin po kami. Ang pinagbibintangan ni na Liza, sampu ng iba pa nilang mga kapitbahay na di mano nang babato sa kanilang barangay. Si Jerry. Kasi para bang ibang ang ugali niya. Wala siyang kasundong kapitbahay. Si Jerry, inireklamo rin si na Liza sa barangay sa maling paratang daw sa kanya. Hindi talaga ako nababato, baka sila lang nagbabatuhan, tapos nagbibintang lang. Sure po kami na doon po nanggagaling talaga yung bato po, doon po sa taas. Nitong Miyerkules, nagharap-harap sila sa barangay. Tumandaot na kaedad na ganun eh, walang batuhan ganun. Oh. Eh ba't dumapit na sila eh? Nagkaroon na ng mga bato. Hindi. Basta nanggagaling din po doon sa lupa nila na yun. Kami po ang nabibiktima eh. Makita niyo naman ang sitwasyon. Kung kaya ko pang bumato, ano ba mapapala ko? Ano makakuha ko? Magkakapera ba ako doon? Batuhin ko sila. At bilang patunay na wala siyang kinalaman sa batuhan, ayan yung mga bato. Kahit nga raw bahay ni na Jerry, pinupuntirya rin daw ng misteryosong nambabato. Makita niyo naman sa pwesto, diyan ang galing sa may baba. Kung gayon, sino ang misteryosong nambabato sa mga magkakapitbahay na ito? Nagkabit ng CCTV ang aming programa. Ano
kaya ang mahuhuli ka. Abangan mamaya, magkakatabing bahay sa Norzagaray, Bulacan. Gabi-gabing binubulabog ng pambabato sa kanilang mga bubungan. Gabi po. Para magkaalaman kung sino talaga ang salarin, palihim na nagkabit ng CCTV camera ang aming team. Ano kaya ang mahuhuli ka? Upon reviewing po natin. At may isang bahay na pinuntahan ang mga otoridad. Doon, nagulat sila sa kanilang nakita. Kahapon may napansin parang balde rito. Para saan mo siya ginagamit? Ayun yung ano, yung timba na yun. Saan? Ayun yun, no? Ah, yun yan, bato? Ba't kaya nun yung timba dyan? Kaninong bahay ito? Ang resulta ng investigasyon. Kapre! Kapre, labas ka yan! Aamin po. Ako nga nagbato. Mamaya na! Susunod yung bato, no? Gabi-gabing nabubulabog ang limang mga bahay dito sa Poblasyon Riverside sa Norzagaray, Bulacan dahil sa nambabato sa kanilang bubungan. Ito nakatira sa compound na ito, nagkaaway-away na. Ang pinagbibintangan ni na Liza ang nakatira sa kabilang bakod, si Jerry. Hindi talaga ako nambabato, baka sila lang nagbabatuhan tapos nagbibintang daan. Bakit niya nakita ako nambato? Aaminin ko, ako nga nagbato. Paramdam ko naman po sa kanila. Galit na galit talaga ako eh. Kasi nagtataka naman ako. Kung hindi siya ang nagbato, bakit yung binato ko ang bahay niya? Bakit alam niya ako? So ang ibig sabihin, nandun din siya nagbabantay. Hanggang ang mga otoridad, ininspeksyon ang bahay ni na Jerry. Sabi ng kapitbahay, doon ang gagaling sa itaas. Yan, yan, ganyan. Eh, tignan natin si Jerry, pababatuhin natin. Sinubukan natin bumato para malaman kung aabot. Eh, hindi ko na nga kaya. Ako nga istok na. Mahina na. Pero sa likod ng bahay ni na Jerry, nakakita ang aming team ng isang balde. Kahapon may napansin parang balde rito. Para saan mo siya ginagamit? Ayun yung ano, yung timba na yun, no? Saan? Ayun yun, no? Ah, yun yan. Bato? Ba't kaya nun yung timba dyan? Alin ba balde? Hindi naman yun. Dahil sa pinturang yun. May naman pa yun. Perla siguro. Review rin ang aming team ang CCTV na ikinabit sa lugar. Upon reviewing po natin, wala naman tayong nakitang suspicious na activity. Ang sino man pong individual na mambato sa bahay ng kung sino man at ito ay nagresulta sa pagkasira ng anumang mga gamit, ito ay makakasuhan under Article 327, which is the malicious mischief. May kaparusahan po itong isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan. May kaukulan pong multa ito, depende po doon sa laga ng property na na-damage. Bibigyan pa namin sila ng isang beses na pag-aharap at kung wala, yung request ni Ginoong Mudlong ay baka po bigyan na namin sila ng clearance, certification to file action. Darating na po sa resgado. Umaasa si Naliza, 10 ng kanilang mga kapitbahay na matigil na ang pamemerwisyo, lalo't hindi naman daw sila gagawa ng gulo at hahanap ng bato na ipupukpok sa kanilang ulo. Sa mga nagbabato sa amin, sana naman may awa. Meron din batang maliit, hindi makatulog dahil sa pamamato. Kung ano man po ang nagawa ko sa inyo, kasalanan, dapat naman po pag-usapan, umarap kayo sa akin. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.